honest, itong film po na to has an open ending. Kasi the target of this film is gusto namin na ipalabas siya sa mga schools. We will be partnering up with LGUs, with the school community mismo, para maipalabas tong film na to. Tapos, dun sa dulo ng film, after the showing, is lalabas some of the cast, me, yourself, and other casts, para magkaroon kami ng open forum, para sa kanila mismo manggaling yung idea kung paano pahahalagahan si Mother Nature at kung paano pahahalagahan ang environment. So yun. Tapos yung proceeds po nito, actually, advocacy film siya, pero yung proceeds ng film, some of the proceeds, a certain percentage will go to Chosen Foundation. Can you tell us more about the production nito and kaano nyo matagal siya ng Baby Paradise? Alam niyo po, isang taon na po siya sa October 30. Shinoot namin siya saktong October 28, 29, 30 sa Bicol. Sa Camarines Sur po namin siya shinoot. And disclaimer lang ah, kasi po maganda naman talaga yung lugar na napuntahan namin. It just happened na kakabagyo lang, kaya yung dumi and yung trash from other neighborhoods napunta dun sa location na pinagshootan namin. Pero yung ibang part ng beaches, kasi marami po yan, malinis siya ha. Kasi merong eksena dito na madumi, ganyan. So, yun. Hindi po namin pin-production design yun, hindi po yun props. Lahat yun, pagdating namin dun, nandun na dahil nga nagkaroon ng bagyo. So taking from what you said earlier, na open ended, that means to say may magkakaroon kayong forum, right? Yes, and after. Is there a chance na magkaroon pa kayo ng sibo nito or part of nito coming from the forum na may ibon yung ideas? Depends, Kuya Stan. Kasi po, siguro depende rin sa magiging outcome at sa magiging support ng mga tao. Dun sa kung magugustuhan ba nila yung pelikula. And alam mo ito, madali siyang magkaroon ng part 2, part 3. Kasi the story is a group of millennials. They're a group of millennials who joined a competition. All YouTubers, filmmakers who joined a competition na parang show me an underrated place na maganda-paganda, ganyan. And then, ito, kami ni Crystal, yung characters namin dalawa ni Crystal Reyes, galing kami doon sa province na yun. We used to live there, we used to go there. Tapos, parang nagka-idea kami na ito kasi underrated siya, hindi siya na-discover. And then, biglang pagdating namin doon, wala na siya, hindi na siya maganda, pangit na siya, wala na mga resort, ganun. So, alam mo yun, madali siyang bigyan ng part 2 kasi very modern yung setting, open-ended siya. And madali siyang lagyan ng continuation. So let's see, depende po talaga. Depende sa magiging concept at magiging outcome rather ng mga tao. Sa cast naman, ito ba yung pamilya or they're all my friends, actually. Si Crystal is a very good friend of mine. Colleen, I used to work with Colleen sa hanggang makita kang muli ko. And then si Kenneth Paul Cruz, nakasama ko siya sa Maynila, tapos nagkaroon din kami ng screen test before, yung nagpapascreen test sa Arts Center. And then si Mark Castillo, kung alam niyo po yung show na first time, yun po yung show namin before ni Barbie, Joshua, kay Joshua ni Panon. Siya yung isa kasama namin. Tapos parang hindi na nabigyan ng, parang hindi na nag-continue yung, hindi na siya nag-continue sa career niya. And then, si Tinong namin, gusto mo gumawa ng pelikula. Yun. Tapos, si Tita Ness, si Miss Alma, ito yung time kasi na may superhero pa. So yun, nag-shoot kami yung sa Bicol ng October 30 last year, pero yung mga Manila scenes, parang, I think, early this year, first quarter of this year namin shoot. So, may superhero na talaga. So yan, si Tita, kasama. So, how was it like being the artist and the producer na sa'yo nang galing yung alam niyo po, to be honest, hindi ko iniisip na ako yung producer.